Alam mo, aminin man natin o hindi, lahat po tayo ay may pinagdadaanan sa ating buhay. Malalaman mo talaga ang gastos-gastos po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Parating ka na lang bago nag-aalala, at the same time, parang feeling mo hindi talaga magkasya ang sweldo mo at stress ka na sa iyong financial situation. Hindi ka nag-iisa. Alam nyo, marami pong tao ang pumapasok sa ganung sitwasyon at nahihirapan na. But what if I tell you may paraan po tayo para tayo ay makawala sa ganitong klaseng sitwasyon? Yan ang pag-usapan natin today on how to break free from money stress and burnout. Hi there, this is Chinkee, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this channel. Ito yung channel ng mga Iponaryo at mga paunlad. Ang pag-uusapan po natin dito ay burnout and money stress at paano tayo makakawala. Alam mo, aminin man natin o hindi, lahat po tayo ay may pinagdadaanan sa ating buhay. I used to also have no money, broke ako, at saka ang hirap po talaga. Ang hirap pag wala kang pera, ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. At the same time, yung financial pressure, lalo na kung ikaw ay breadwinner, nakaka-drain ng energy. Pero ito yung good news. I would like to help you out by sharing with you yung stress formula, S-T-R-E-S-S. Ano po yung gagawin natin? Kung may papel at ballpen kayo, please take this opportunity to write this down. Let's start with letter S. Kung gusto mo matanggal talaga ang financial stress mo sa buhay, simplify. Simplihan po natin ang ating buhay. Alam mo, simplicity is the ultimate, okay, solution to our most of our financial problem. Alam mo, sa totoo lang, di ba? Naalala mo naman to eh. I don't know kung mag-agree ka nung maliit ang kita na pagkakasya, may sobra pa nung lumaki na kita, nagkulang na nagkautang pa. Kasi ano eh, yung pag tumataas po ang ating income, tumataas din ang ating lifestyle. So, ang suggestion ko, baka pwede mong tignan ang iyong mga tukador, ang inyong cabinet, mag-declutter muna tayo, tanggalin muna natin yung mga bagay, mga damit, di ba, sapatos na hindi natin nagagamit, di ba? Live in simplicity, not in duplicity. That's the letter S. Para mabawasan din ang ating stress sa buhay, let's go to letter T. O, anong gagawin po naman natin? I-track naman natin ang ating gastusin. Alam mo, what I've learned in life, what you measure in life will grow, what you don't measure in life will not grow. Pag tinatrack mo lahat, sinusubaybayan mo ang iyong paggastos, ni ultimong piso, nililista mo, malalaman mo talaga ang gastos-gastos po natin. Diba? Kaya nga, alam mo, ayokong parating tinatanong na lang natin at the end of the year, saan napunta ang kinita ko? Nakakapagod na yun kung parati yan ang tinatanong mo. Kaya gumamit kayo ng mga apps, Excel file, or if not naman, sa cellphone nyo, or if not naman, yung mga resibo, kolektahan nyo para malaman nyo talaga kung magkano talaga ang tunay nyong gastusin. Para mabawasan din ang ating stress, let's go to letter R, re-evaluate. I-re-evaluate natin paano tayo gumastos. I-re-evaluate din natin ang ating spending habits. Katulad ng sinabi ni Stephen Covey, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule based on your priorities. Kung ang priority mo ay magbayad ng utang, dapat pag kumita ka ngayon, anong unang gagawin natin? Magbayad tayo ng utang. Kung ang priority mo naman ay mag-ipon para sa emergency fund mo, pag kumita ka, anong gagawin mo? Dapat pambayad mo na ng emergency fund. Na nagigets nyo ba? Kailangan kasi, parang alam mo, ito lang, sisimplihan ko lang. Para malaman ko talaga saan pumupunta ang iyong pera, saan pumupunta ang iyong kita, alam mo, i-check ko lang ang iyong credit card at saka iyong checking account. Kung makikita natin saan ang gastusin mo, ibig sabihin nandun ang priorities mo. Huwag naman sana panay ano, travel at pagkain. Okay, shoutout lang tayo kay Taidong TV, kay Perfect Adventure, at the same time kay Irinelle Moco Vlogs. Oh, napaka hirap basahin ang pangalan. Let's go to letter E. Letter E of stress. Ano yung letter E? Emergency fund. Yan. Kung gusto mabawasan ng stress mo, kailangan magkaroon tayo ng emergency fund. Kasi magkaroon tayo tinatawag na safety net. Ang goal po natin ngayon, especially sa panahon ng pandemic, at least 6 months to 1 year. Everybody say 6 months to 1 year. Bakit po? Just in case na mawalan ka ng work, may 6 na hanggang 12 buwan ka na pwede kang mag-isip, pwede kang dumiskarte na hindi ka mai-stress. Do you agree? Type agree in the comment section if you agree. Now, let's go to letter S of stress. Para mabawasan ang ating financial stress, set realistic goal. Sinabi nga ng isang famous writer na sinabi, a goal without a plan is just a wish.
kailangan po, alam po natin ang ating short-term, medium-term, and long-term goals. Short-term, 1 to 5 years. Okay, medium-term, 6 to 20 years, 21 and above. Kung anong gusto mangyari, sulat mo. 1 to 5 years, I want to be debt-free. Okay, sulat mo. Then, i-prioritize mo, bayaran mo. O 6 to 20, I want to buy a car. O next, pag natapos na yung pagbabayad ng utang, eh, siyempre, sasakyan na tayo. So, ang ganda talaga pagka na-fulfill mo ang iyong plano sa buhay, di ba? Nababawasan ang iyong stress. And last but not the least, yung pinaka-best talaga, if you want to avoid stress and minimize stress sa finances, surround yourself with supportive people. Alam mo, sinabi nga ni Jim Rohn, the famous speaker naman, sinabi niya, you are the average of the 5 people you spend most of your time with. Kung madalas kasama mo, yung mga lasinggero, ay magiging pang-anim ka. Kung 5 ang kausap mong chismoso, pang-anim ka. Kung 5 ang kausap mong mga ikangan nagre-reklamo, pang-anim ka. Pag 5 ang kausap mong negosyante, pang-anim ka. Pag 5 ang kausap mo na iponaryo, pang-anim ka. Build a network of supportive friends, family, professionals who share the same values just like you. Kaya nga kung wala kayong mga friendship, katulad ng mga positive na mga tao, optimistic, please do subscribe in this channel. Mag-subscribe din kayo sa aking podcast, no? Marami kayong matutunan na libre po. So, mga friendship, uulitin natin na para mabawasan ang ating financial stress, umpisa natin, simplify, number 2, track your spending. Number 3, re-evaluate your spending and priorities. Letter E, emergency fund. Letter S, set realistic goal. And number 7, surround yourself with like-minded people or supportive people. Alam nyo, pag sinundan nyo tong stress formula po natin, dahan-dahan na mababawasan ang iyong financial burden, financial stress sa buhay, at darating ang panahon, magkakaroon ka na ng financial freedom and peace. At alam ko, yan ang gusto mo. Kaya nga, huwag mo nang hintayin pa bago ka mag-umpisa. Umpisahan mo na ngayon. At kung nagustuhan mo tong video na ito, may pakiusap po ako, i-copy link mo itong video na ito at i-share mo sa mga friends mo, sa mga coworkers mo. So, together, magsama-sama tayo. Let us break the chains of money stress and burnout. Together, we can achieve happiness and success. Kaya nga sumali na kayo. Ay, by the way, ha, kung gusto nyo talagang maging tunay na iponaryo, mag-subscribe na rin kayo not only on this channel but also on our Facebook group na tinatawag na Team Iponaryo. Tatandaan ang tamang karunungan, tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.